So habang nagsisave po tayo kay pro-life, may living and death benefit po tayo, like living benefit, for example, po magkasakit tayo, meron tayong critical illness coverage, and then accident benefit, health benefit naman po, meron din po tayong hospital income na makiklaim just in case lang po na ma-hospital tayo. Welcome to Peace Abilities here in CBRC.tv. Magandang araw po sa inyo lahat. For tonight's episode, we will have a discussion again about insurance. Are insurance policies still relevant sa tingin nyo? Particularly this time of pandemic and even beyond. Miski na mawala na to, hopefully, very, very soon. Dahil usapang insurance, we are happy to have in the show a certified investment advisor, an assistant unit manager in Prulife UK, Philippines. Let us welcome in Peace Abilities in CBRC.tv, Ms. Charmaine Grace Alok. Good evening, Sir Armand, at good evening po sa ating mga viewers sa Facebook. Magandang gabi po. At YouTube din. Broadcast ito, Ma'am Charmaine. Kamusta po kayo? Good, very good. Excellent po. Excellent. Yes. So yeah, napag-alaman ko off the air nung hindi pa tayo lumalabas. Aba, may edad na pala ho to si Ma'am Charmaine. Don't be fooled with her young looks. Ha? Meron na po siyang siyam na anak. Siyam ba? Nine? Mga divided by three lang naman nun, sir. Three. Apa. Yan. And a little background nga sa iyo, Ma'am Charmaine. Aside from anong sabihin ng being a certified investment advisor. Meron po kaming training na inatanan from BSP and from Prulife po. Meron din pong exam kaming may mga exam din po. So once po nakapass na po kayo sa exam na 'yon, you are certified to sell or to market UITF products po sa mga client namin. Okay. And you have been with Prulife? For 6 years. On my 7th year na po ako this coming November 2021. Wow. So, and I guess a rich experience interacting with people, giving some financial advice, yes. Offering financial instruments. Hindi yes. naman para sa lahat ito, pero I am sure meron pa mga nakakasalamuha na napapaintindi itong pag-uusapan natin ngayon, insurance. Marami-rami na rin. In how many years? 70 years? Si Prulife UK po? Hindi, ikaw sa Prulife? Mag-seven na po. Bali, six years ko last November po. Mag-seven year na po ako. Going lucky seven, ha? Yes po. Okay. Ms. Charmaine, thank you for accepting our invitation to discuss again. This is our second time discussing insurance dito. Nung una, parang basic 101 about insurance. Pero ngayon, lalo na for the benefit of our first-time viewers, kasama sa pasasalamat ko, naghanda ka ng presentation. I'll give you the virtual floor para to sa gusto mong i-discuss at tututo kami at aabang. Okay. Short discussion lang naman po to, sir. So, yeah. A little parang brief overview lang po. Sige po, sir. Can you show the slide? So, about kay Prulife UK po, for all you know, si Prulife UK po is subsidiary ng Prudential PLC, a company from United Kingdom. So, alam naman po natin lahat, di ba? Lahat naman tayo siguro nakapanood ng Titanic nung pinalabas siya 23 years ago dito sa Philippines. 1998, college ako nun, sir, first year college. So, natatandaan ko talaga siya. So, yun nga po, nung lumubog si Titanic nung 1912, 292 na passengers and crew po doon ay
kay ProLife UK or Prudential PLC naka-insured. So, ganun na po katagal ang company. So, next slide, please. Wow. Apo, ganun na po siya katagal. So, ito po yung mga facts about kay ProLife. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, we are from United Kingdom, founded in 1848. So, almost 172 years na po si ProLife sa United Kingdom. Then, yun nga po, katulad po na sinabi ko kanina, we paid claims to families of passengers and crew of Titanic in 1912. And then po, 1996, dumating po si ProLife UK dito sa Philippines. So, this year din po, magsa-celebrate na po ng 25th year si ProLife dito sa Pilipinas. Wow. Okay. So, ganun na rin po siya katagal dito sa ating bansa. And then, si ProLife din po ang nag-pioneer ng investment link concept or yung tinatawag, yung familiar po nating variable unit link or yung insurance with investment product. So, si ProLife po ang nag-pioneer nun last 2002. Ayan. And the next slide, please. Ayan. Ano po ba yung variable unit link insurance? Ito po yung life insurance with investment plan. So, habang nagsisave po tayo kay ProLife, may living and death benefit po tayo, like living benefit, for example po, magkasakit tayo, meron tayong critical illness coverage, and then accident benefit, health benefit naman po, meron din po tayong hospital income na makiklaim, just in case lang po na ma-hospital tayo. And then sa investment plan, nakagandahan po niyan, ay ina-invest po ni ProLife sa stock market yung mga premium natin. So, nagkakaroon po tayo ng fund value. Next slide, please. So, yung fund value naman po na yun, pwede po nating magamit sa education ng ating mga anak, savings and investment. Actually po, sir, yung mga client ko po last 2015, last 2020, nakapag-partial withdrawal na po sila kahit papano. Kumbaga, tumubo na po yung pera nila. Yung isa ko pong client, nagamit niya sa house renovation ng kanilang bahay. And then po, yung isa ko pong client, nagkaroon ng parang family emergency sa province, sa Ilocos. So, nakapag-partial withdrawal po siya. Nagamit niya naman po sa parang emergency ng family. And then po, yung iba naman po, hospitalization. May client din po ako. Nung kumuha siya noong 2015 sa akin, after 3 years, na-hospital po siya. So, nagkaroon po siya ng claim sa hospitalization. And then, retirement. Usually po, ito po yung ginugol ng mga millennials ngayon. Gusto po nila, pag nag-retire sila at 60, may pera na sila. Kasi po, alam niyo naman po ngayon, yung mga millennials, gusto nila 50 pa lang, ayaw na nila magtrabaho. Gusto nila, by the time na mag-50 sila, parelax-relax na lang. So, ngayon pa lang po, pinaghahandaan nila yung kanilang retirement. And then, sa insurance part naman, pwede nga po sa critical illness and hospitalization. And din nga po, syempre, lahat naman po tayo papunta doon. So, just in case lang po na mangyari yun, at least may pamana po tayo sa ating pamilya. So, kaya po ito yung pinakita ko kasi ang conception po ng maraming Pilipino, mahal yung kumuha ng insurance. So, iniisip nila, ang mayaman lang insurance. So, kaya yan din po yung pinakita kong slide para po isipin po ng masang Pilipino na hindi pang mayaman lang insurance. Pwede rin po yun sa mga simpleng mamamayang tulad natin. Yan. Ito naman po, sir. Ito yung mga best plan ni ProLife UK po. Ito po yung may kamahalan nga lang siya. Pero ang kagandahan po kasi nito, more on investment part po siya. So malaki yung part po ng premium natin na pupunta sa investment. So, kung halimbawa po talaga na gusto niyo po talaga kumita po agad ng malaki yung pera natin sa stock market, ito po yung mga bagay na plan para sa inyo. Kasi po, 5 years to pay lang, 7 years, 10 years to pay, 15 years, malaki na po yung tubo ng pera natin or yung savings po natin. Ayan, next slide, please. BUL pa rin yun, ma'am. Excuse me, sir. BUL pa rin po. Apo, BUL pa rin po yun. So, may pagka-pricing nga lang po siya. So, kumbaga, kung kaya din naman po natin yun, mas maganda po kasi at least may tubo na po kaagad yung pera natin. May malaki na agad yung savings or yung investment component po. Yan. And then, ito naman po, yun nga po, yung katulad ko po na sinabi kanina, projected funds lang naman po to yung magsisave po tayo ng 50 pesos a day or 1.5 monthly. May coverage na po tayong 1M for death benefit. And then, pag po na-disable, 300,000. And then,
300,000 for critical illness and 300,000 din po sa accidental benefit. So, yung sa baba po, kung yung makikita niyo pong mga projected funds, yan po yung projected fund value na pwede nating withdrawin, let's say, after 10 years or after 20 years or pag gusto na po nating mag-retire. Yan po. Next Ma'am, slide. Pwede magtanong? Pwede magtanong? Yes po, sir. Yes po. Pakitaas mo lang yun sa previous slide. Ah, okay po. Yung previous slide. Yes, yes. This is assuming anong edad, Ma'am Charmaine? 21 years old po. 21 years old. Okay. So kung 21 years old, 50 pesos a day, 1,500 a month kasi kung pare-pareho tayo ng kalendaryo, may 30 days in a month, 50 times 30 days ay 1,500 pesos monthly for a 21 year older. No? Ganong katagal siya mag huhulog ng 1,500 pesos every month? Okay. So, yan po yung product namin na regular pay or... Regular pay. Apo. Or forever pay. So, pero po may option naman kayo dyan, sir, na if ever na let's say ayaw nyo pong maghulog, kunin nyo lang po lahat ng nasa fund value. Fund value. Tapos, pasensya ka na ha, may mga tabong doon sa text hotline doon sa isang simulcast broadcast eh. Yung projected funds, yan ay estimate lang. Doon sa same space. Okay. So, kung nakaka-sampung taon ka na nahulog, sampung taon na 1,500 every month, ang nailabas mo na na pera, ay 180,000. Apo. 180,000. Apo. May yung projected funds, malamang 176 pwede mo nang mailabas. Tama ba? Opo, kaso pag kung let's say kukunin po natin lahat ng nasa fund value, mawawala po yung sa insurance natin. Wala. O, pupunta ako doon. Doon sa projected funds, yan ay estimate lang. Opo, ano po siya sir? Yan yung tinatawag na not guaranteed benefit. Not guaranteed. O, hindi pinapangako, kaya projected. Opo. Pero yung 1 million, kapag ikaw ay kinuha ni Lord, miskin na ba si Lord ang kumuha sa'yo, bibigay pa rin yung 1 million? Yes po. Kay Prulife po, ina-add yung fund value. So let's say po, kinuha siya ni Lord after 10 years, ang matatanggap po ng beneficiary, 1 million plus yung fund value na nasa 100,000. Okay. Opo. Pero yung tanong daw, yung isang tanong ni Dusty Sanchez, paano pag hindi si Lord ang kumuha? Hindi nyo naman malalaman eh, no? Hindi naman malalaman. Okay. Lahat nung nasa itaas o nasa ibaba nung 50 pesos a day, yung 1 million pag namatay, 300,000 pag na-disable, 300,000 pag nagkaroon ng malubang sakit, another 300,000 kapag pag namatay ba yan? Yung accident? Pag ang cause of death is due to accident. Lahat po yan pinapangako na ibibigay ng Prulife. Ang hindi lang pinapangako, yung projected funds. Depende sa takbo ng ekonomiya, kung maganda, maganda ang ang actual appreciation of your funds. Tama ba ako? Opo, sir. Tama po kayo. Very good. Next slide lang po. Pinakita ko lang po, may 75 a day din. Sa next slide po. Halos same lang din po naman yan, may investment pa rin po siya. Mas malaki lang po yung ating magiging monthly premium. Okay. Yeah. And then, same din naman po siya, sir. And then I think this is what computation niya is for age 25 I think. Kung hindi po ako nagkakamali. So, yan po kung gusto niyo po mas malaki yung savings niyo in the future, mas lakihan natin yung ating monthly premium or kung gusto niyo po mas malaki yung mga insurance benefits. Ayan, ito naman sir, 3,000 monthly or 100 pesos every day ang ating isi-save every day. So sa isang buwan po may 3,000 tayong isi-set aside. So ito naman po sir, ito po yung fund manager ni Prulife UK, si Spring Investment. Siya po yung number one fund manager sa Asia. So siya po yung kumbaga, 'di ba sir, tayo wala naman po talaga tayong let's say expertise sa pag-handle ng stock market, di po ba? Yes. So kumbaga
pag naglagay po tayo kay Pru Life, nag-save po tayo kay Pru, meron na pong magmamanage ng stocks para sa atin. Isang expert sa stocks market. Yan. So, dito po nila nilalagay yung, kumbaga, kahit na 1.5 lang i-save natin, magiging part-time owner na rin po tayo ni, I mean, part owner na rin po tayo ni Jollibee, ni SM, ni Ayala, ni BDO, ni San Miguel. Yun po. So, yes po. Charmaine, may I inject? Yung yes. Binabayad, anong tawag doon? Premium ba? Premium pa, apa. Yung binabayad na 1,500 every month, parang 50 pesos a day. Apa. A portion of that ay ilalagay sa investment, a portion ay para sa insurance. Tama yes. ko bang sa yun? Yes, sir. Portion na para sa investments, hinahawakan ng Eastspring Investments para sila ang may galing, experience, mag-buy and sell sa stock market. Tama ba? Yes po, sir. Pero pag bumili ako ng policy sa Pru Life, Variable Unit Link, VUL, hindi nga ako ang magsasabi kung anong stock ang bibilin, kung kailan ibebenta, kung kailan bibili ng bagong stock. Yung Pru Life na kapartner yung East Spring Investments. Tama ba? Yes po, sir. Ayan. So, kay Pru Life po, meron po tayong mga different type of funds. So, usually po, sir, limbawa po, kay client, mag-meet po namin sila, nagkakaroon po kami ng assessment para malaman po namin kung ano yung needs nila. And then din po, kung anong type of investor sila, kung aggressive type of investor po ba sila or conservative. Pero ito po yung mga sample ng fund kay Pru Life UK. Sa global market po, ayan po yung mga sample ng, dyan po yung nilalagay ni Pru Life yung pera natin. Palibawa po, pinili natin global market fund, yung premium natin, i-invest po sa stocks ng Apple, ng Amazon, ng Facebook, ng Starbucks. So, ito naman po, equity fund, if gusto naman po natin sa Philippine stock market, dyan naman po ilalagay ni Pru Life yung ating premium. Ayan, so, yan lang naman po, sir. Ito po yung aking Facebook page and cellphone number and telephone number. Pag meron po kayong mga inquiries, pwede nyo rin po ako i-message via Facebook po. Ayan. Yung pagbayad, pwede ba na one-time lump sum ako magbayad? Kasi yung pwede bang kinwari, meron akong, halimbawa lang, nabenta ko yung apo ko. Binenta ko yung apo ko. Ah, biro lang po. Ah, hindi ko bibenta yung apo ko. Meron akong 100,000, 500,000. Pwede ba ako magbigay ng isang bigayan lang? Hindi ako hulugan o kada buwan? Yes po, sir. Meron po kami mga ganong type of products. Ang tawag po namin doon ay single premium. So, para lang po siyang nagta-time deposit sa bank. So, let's say, magpe-place po kayo ng 100,000. Minimum po is 100,000. So, waiting na lang din po kayo kung kailan nyo gustong, let's say, iba, naantay nila after 5 to 10 years sa kanila wi-withdrawin. Pag po talagang maganda na yung return of investment, doon po sila kumukuha ng fund value. Ganun po. Pero meron po kami mga products na ganun. Usually po, yung iba, pinangre-regalo nila sa mga anak nila, pinangre-regalo sa kasal, ganun po. Quick definition of terms tayo, Ma'am Charmaine. Apa. Ano po yung premium? Yung tinatawag, sabi nyo kanina, single premium. Yung tinanong ko, yung isang bagsakan, lump sum na bayad. Ano pong sabihin ng premium? Premium, let's say sa mga, alam mo lang tayong mga Pinoy, di ba, mahilig tayo sa mga hulugan. Parang yes. Yun lang yung minakahulog. Parang simple term. Yung magiging papahulog, hulog, ganon. So kung gusto mo, isang hulugan lang, wala ka ng obligasyon na maghulog buwan-buwan, yun po. So, yun po yung mga paanak namin na ganon. Kung hindi man eksaktong-eksakto yung numero, kinwari nagbigay ako ng 100,000, ano ang binibili ko? Ano ang nakukuha ko? Meron din bang, binanggit mo na may investment eh. Pero may insurance din ba yon? Paano pag kinuha ni Lord? So ganyan po, let's say 100,000, ang death benefit niya po or sum assured is 125,000 pesos. Ano yun? 25% of your premium, single premium, single payment ay
yun ang insurance coverage mo. Yes po. Eh, paano pagka mga lumipas na 10 taon, eh yung 100,000 sabi mo eh nilalagay din sa investment. Eh 200,000 na ang halaga ng fund value ko. Kinuha ko ni Lord. 125,000 pa rin ang bibigay sa akin? I-add po yung fund value pa rin. So, kung let's say after 10 years or 20 years, may 1 million na yung fund value nyo, add po yung 125. Okay. Pero kung mababa o wala yung fund value, lalo na, halimbawa may crisis, yung 125 or 25% noong single payment, single premium mo, yun ang insurance coverage. Tama ba? Yes po, sir. Tanong ko lang po, if nakapag-invest ka sa ProLife UK tapos after a year, hindi mo na-continue. Ayan daw. Hindi mo na-continue yung monthly payment. Ano po mangyayari? Nababalik ba yung previous na binayad mo or hindi na po? Okay. So, kung libawa po after one year... Nila, no, ha? May ICA rate ka na kagad. Okay po. Bawa po, di ba, 1 year na and then hindi po nabayaran. Sad to say po, maglalapse po yung plan. Hindi okay. Na po maibabalik yung bayad natin. But okay. Pwede po nating, pwede po nating i-redate yung plan natin. Basta po wala pa po siyang fund value. Pag wala pa siyang fund value. Meron po kasi... Ayan, sir. May mga products po kasi kami, sir, na first year pa lang po ng paghulog, may fund value na po siya kaagad. Meron naman pong mga products na after 2 to 3 years pa po siya nagkakaroon ng fund value. Ito, tanong ni Kathleen Claudel. Pwede po bang pa-elaborate ng VUL? Susubukan ko, Ma'am Charmaine, yung VUL, simply put, may insurance ka na, may investment ka pa. Tama ba? Yes po. Opo. It's an insurance na may nakalink na investment. Ako po sa aking paninaw, doon sa mga first-time investors, yung mga hindi pa sophisticated, maganda pong ang unang yung paglalagyan is something that will protect your greatest financial asset, which is yourself. Mm-hmm. Kaya protecting a great financial loss, a potential great financial loss of your loved ones. Hindi mo pinoprotect ang life mo. Ang pinoprotect mo, yung maka-experience ng great financial loss, yung mga umaasa sa'yo.